Lord's Day, everyone. Welcome to our online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayong magpuri at sumamba sa ating Diyos. Dalangin po namin na sa araw na ito, makapagdala po kami ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina sa mga oras na ito. Sige po, patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos sa buhay. Sabi po sa Acts 4 verse 30, "Reach out your hand to heal, and grant that wonders and miracles may be performed through the name of your holy servant, Jesus." Sa araw pong ito, panalangin ang aming mga puso na sa inyong pagsamba, sa inyong pakikinig sa pagsambang ito, ay abutin kayo ng mapagpalang kamay ng Diyos at maranasan po nating lahat ang kagalingan at pagpapala na nagmumula sa Kanyang presensya. Sige po, tayo po'y sumamba sa ating Diyos sa buhay.
pagsisisi. Ang ngalan mo'y may taglay na pag-asa sa thank you.
sa iyong mga kamay ang paghihilo ng iba. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Mateo Kabanata 26, talatang 26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sa bawat communion ay ito'y pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa pagtanggap natin ng communion na ito, ay alalahanin natin ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkamatay." Manalangin po tayo. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Loobin niyo po na sa aming pagtanggap ng tinapay at laman ng sarong ito ay makaramdam kami ng kakaibang sigla at lakas na nanggagaling sa inyo. Tinatanggap po namin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korento, Kabanata 9, talatang 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. The principle of generous sowing and abundant reaping remind us that we are destined for rewards when God carries out His good works in our lives. God is the one who multiplies the seeds we sow. He has promised to abundantly bless and literally multiply the work of our hand, so that by grace we will bring forth a fruitful harvest of righteousness, which will enrich our lives and bring great glory to Him. Ang buhay ni Jesus ay isang halimbawa ng pagbibigay. Ibinigay siya ng kanyang Ama para tayo ay matubos, ipinambayad sa kasalanan natin. Naway hindi tayo mag-alinlangan na ibalik ang ating ikapo at handog, ang ating binhing itatanim ay lalong payayabungin ni Lord upang hindi lamang tayo ang mabiyayaan, pati na ang ating kapwa. Always remember, mga kapatid, na hindi tayo talo sa ating pagbibigay. Panalo tayo kapag nilakaran natin ang principles ng tithing. Iyan ang pangakong totoo na dapat nating panampalatayaan ng lubos, magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offering sa mga account numbers na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless. Have a blessed day, guys! We are about to hear and receive the fresh word of God from our pastor. We would like everyone to respect the ministry of the word. Please avoid distractions, no roaming around, no chatting and use of cell phones, and avoid talking to the one next to your seat. Please have your Bibles and take note every message you hear from the man of God. Just relax and enjoy the Word of God. Magandang araw po sa lahat ng inaabot ng tinig na ito at sa lahat ng nakikinig sa mensaheng ito. Nawa ay mapagpala tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Ang awit na lungkot ang sinabi. Itong nais kong ibahagi. Mula sa aklat ng awit, talatang 1 hanggang 18, mula sa kabanatang 88.
Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang ang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako'y dinggin mo, sa pagdalangin ko ako'y pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahal at puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwaray buhay ko'y umiigsi na. Ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilaga. Ang aking katulad ay mahina na at ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Ani mo'y nasawi na, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim, na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit, at ang bigat nito'y sa akin nabuntot. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako'y iwan. Hinayaang sila'y mamuhi. Sa akin, ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas, ngayon pinto ay nasarhan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningay waring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo sa araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila na limot na? Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos. Hindi ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Mula pagkabata, ako'y nagtiis na. Halos ikamatay. Ang iyong parusa'y siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi na galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay kundi kahihinto ng pagpaparusa. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkub ako sa lahat ng panig. Iyong pinalalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay, ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Awit 88, talatang 1 hanggang 18. Kadalasan, sa pinapanood nating mga pelikula, sine, sa teleserye, o sa mga binabasa nating mga nobela, laging merong happy ending. Ito man ay action movie, drama o love story, sa umpisa o sa gitna ng istorya, inaapi-api ang bida, sinasaktan, binubugbog, kinakawawa. Pero sa dulo ng kwento, laging mayroong great comeback. Panalo ang bida, talo ang mga kontrabida. Pahiya sila, tagumpay yung bida. Laging nagtatapos na masaya. Ang buhay natin ay para ding isang pelikula. Pero sana magtapos na masaya, hindi magtapos na lumuluha. Mula sa 150 kabanata na bumubuo sa aklat ng mga awit o mga salmo, ang kabanatang 88 ang pinakakaiba sa lahat. Ito ay isang awit na lungkot ang sinapit. Isang awit, isang salmo na hindi maganda ang katapusan ng kwento. Ito ang tanging kabanata na hindi nagtapos sa magandang salita. Nagwakas ito sa katagang ang tanging natira ay kadiliman na aking kasama. Darkness is my closest friend. Tinawag itong ang salmo na hindi maganda ang wakas ng kwento. A psalm without a happy ending. Ang pinakamalungkot na aklat sa aklat ng mga awit. Heman ang pangalan ng bida ng salmong ito. Sino po ba si Heman?
Siya po ang mamang pagod ng mabuhay. He is a man who does not want to live anymore. He is a man so full of grief and trouble. In verse 3, ang sabi niya, I am overwhelmed with troubles and my life draw near to death. Ang kaluluwa ko ay nababahala lipos ng hilahin. Siya ay taong puno ng hirap, takot at pangamba sa buhay. Ikaw po kapatid, madami ka din bang mga alalahanin? Nakakalunod ba sa pakiramdam ang iyong mga problema? Ganun po mismo ang nararamdaman ni Haman. He believed that he was near death. Halos ikamatay niya ang nararamdaman niya. He was lonely. Siya po ay malungkot. And he felt he has no future. In Psalms 88 verse 5, ang sabi niya, I am set apart with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, who are cut off from your care. Parang sinasabi niya, I am as good as dead. Mayan pa sa diin, mamatay na. To be without hope is devastating. Nakaimod na kamo ng tao na habo na mabuhay, habo na magkaon, habo na maghampang sa mga tao, nagkukulong na lang sa sulod sa kwarto, merong matinding depresyon na pinagdadaanan. Losing hope is as good as losing life. Ang mawaraan ka nin pag-asa ay napakalalim na dilema sa buhay. He felt he has no friends. In Psalms 88 verse 8, sabi niya, You have taken from me my closest friends and have made me repulsive to them. I am confined and cannot escape. Naranasan mo na bang mawalan ka ng kaibigan? Iwanan ka ng iyong kaibigan? Yung wala ka ng kakwentuhan? Wala kang katawanan? Anong pakiramdam na wala kang mga kaibigan? Loneliness is a killer. Walang nagpapakamatay na masaya. Kagaya ng isang kwento, isang babaeng magpapatihulog sa tulay. Sabi ng mamang pulis na nakakita sa babae, magpahinuhod ka. Huwag kang magpapakamatay. Sabihin mo muna sa akin, ikwento mo muna sa akin ang iyong mga problema. Nagpahinuhod yung babae, kwento sa mamang pulis yung kanyang mga problema. Maya-maya, yung dalawa nagpatihulog sa tulay. Ang problema laging meron. Di na tayo nawawalan ng mga problema dahil tayo nakaapak sa lupa, punong-puno ng pagsubok ang mundo ito. Yun po si Haman. He felt there is no more hope. Sabi niya in Psalms 88 verse 9, My eyes are dim with grief. I call to you. Lord, every day I spread out my hands to you. Sa dami ng luha, lumabo na ang kanyang paningin. His eyes were clouded with tears. He feels that he has no more hope and nothing to hold on to. He felt he is losing the fight. Sabi niya, Why, Lord, do you reject me and hide your face from me? From my youth, I have suffered and been close to death. I have borne your terrors and I am in despair. Your wrath has swept over me. Your terrors have destroyed me. You have taken from me friend and neighbor. Darkness is my closest friend. Yun pong huling talata na sinabi ni Haman. It seems there is no more expectations. He has no explanations for his problems. Naramdaman mo na ba kapatid ang isang sitwasyon na parang hindi mo na kaya? And all you see is darkness. Puro na lang kaduluman ang naiibod mo. Mao na lang ang kaupod mo. What can we learn from a psalm without a happy ending? Ano po ba ang mahalagang bagay na dapat nating matutunan sa kwentong ito? Una, we need to listen to those who are suffering, to the depressed, to the grieving. May mga tao na punong-puno ng problema at parang sasabog ng dibdib. Parang mabibiyak na ang ulo sa pinagdaraanan niyang hilahin.
Lend your ears to listen. Di mo pagsungo-sungoon, di mo pagpauyamon. You just do not know kung gaano kabigat ang pinagdadaanan niya. There are times when we should say nothing. Just be a listener. Just listening when someone is down and discouraged is difficult. Stay with the feeling that is being expressed and simply be quiet and listen. There are times when people need to vent and lament and just be heard. Mga kapatid, one of the best gift we can give is listening ears. Minsan kailangan lang nating makinig. Huwag mo nang susumbatan, huwag mo nang dadagdagan, makinig ka lang. May isang lalaki sa Oklahoma na ang trabaho ay ang makinig sa problema ng iba. Hayaan mong ilabas mo ang sama ng loob mo, ilabas mo ang mga hinanakit mo, makikinig ako. Sabi niya, binabayaran siya ng 5 dolyar sa bawat kalahating oras ng pakikinig. Merong malungkuting babae na ang tanging libangan niya ay ang makinig sa radyo. Gumigising ng 1:00 ng madiling araw para lang mapakinggan ang radio announcer na bumati ng good morning. Madami ang malungkot ang buhay. Sometimes sad and grieving people do not need explanation. Sometimes they do not need advice. They do not need impatience. Sometimes they do not need relentless optimism. The natural response is to say something encouraging, to point out something positive. We want to say something helpful, but there are no magic words. You just listen. Kailangan lang nating makinig. Pangalawa, we need to go to God in our suffering and loneliness. Lumapit ka sa Diyos sa gitna ng iyong pagdurusa at kalungkutan. Ang salmong ito ay sinulat direkta sa Diyos, hindi sa mga tao. This appears to be a private psalm directed not to the masses but to God Himself. In verse 2, day and night I cry out before you. May my prayer come before you. Haman expressed his disappointment and confusion, but he didn't complain to others. Inihinga niya sa Diyos ang mga disappointments, ang mga frustrations niya, ang mga pain at kalungkutan niya. Inihinga niya lahat sa Diyos, hindi sa ibang tao. Good advice for the hurting and lonely. It is helpful to talk to others about our troubles. But the only one who can change our situation is God. He should always be the first to hear from us. Opo, minsan nakakatulong din na may kausap ka. Pero ang tanging persona na makapagpapabago ng kalagayan mo ay ang Diyos. Sa Kanya ka unang lumapit. Nakakatulong kahit papaano na isabi mo sa iyong kapwa. Pero paano kung ang pinagsasabihin mo naman, bandang huli ay siya pang nagpalala ng sitwasyon, nagpalala ng iyong sinabi. Ekwinento pa sa iba at naiba na yung kwento at eksena. Imbis na mapabuti, mas lalong napasama ka pa. Trusted friends nga, pinagtitiwalaan mo nga. Pero paano kung nag-away kayo ng kaibigan mong pinagtitiwalaan mo? Eh lahat ang sekreto mo at bago mo isasabihin na at ibubuyang-yang na sa iba. Ang tanging makapagpapabago ng sitwasyon mo ay ang Diyos. Sa Kanya mo dalhin ang kabigatan mo. Sa Kanya mo iiyak, sa Kanya ka maglupasay, sa Kanya mo isangguni. Pangatlo, we need to tell God how we honestly feel. Sabihin mo kung ano nararamdaman mo sa ating Panginoon. The psalmist wasn't disrespectful. He was just honest. Nagpakatotoo si Haman sa kanyang nararamdaman. He didn't understand the pain and loneliness he felt. And there was no point trying to hide his heart from the God who knows everything. Hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay niya. Hindi niya naiintindihan ang mga kalungkutang na darama niya. At walang rason para itago niya sa Diyos ang nararamdaman niya.
na nakababatid ng lahat ng bagay. It is not wrong to say to God, this doesn't seem fair. I don't understand. I wish this never happened. Bring it on to God. Kung sa tao, nakakunwari ka, inaagda ka magkaon, masabi ka, busog ka, yun pala, rutoy ka na. Inkukumusta ka, sabi mo, okay ka lang, magpapakamatay ka na nga. God already knows how we feel, and we need to be honest and respectful when we come to Him with our problems. Sabihin mo sa Kanyang lahat. Alam ng Diyos ang mga nangyayari sa buhay mo, kapatid. Alam ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating makapalpakan, ang ating makabiguan, ang ating mga disappointments, ang ating mga pagkukulang. Alam ng Panginoon, hindi ka perpekto. Isang guni mo, sabihin mo sa Kanya. Humingi ka ng tawad at magpakumbaba. Pangapat, this psalm encourages us to persevere. Day and night, I cry out. Sabi ng verse 1, I call to you, O Lord, every day. Verse 9, I cry to you for help, O Lord. Verse 13, in spite of his doubts and questions, Haman continued to pray to God no matter what came his way. His soul was full of trouble, but he kept praying, nagpapatuloy sa pananalangin. His eyes were dim with grief, but he continued to seek the Lord, nagpapatuloy sa paghahanap sa Diyos. He felt rejected and alone, but he never stopped crying out to God for help. Siya'y nagpatuloy sa pagtawag at paglapit sa ating Panginoon. Ang bottom line dito, kapatid, anuman ang iyong pinagdadaanan, gaano mang kalungkot at katindi ng iyong problema, magpatuloy ka lang, isigi mo lang, push pa mo. Thank God sa cell leader mo. Thank God sa pastor mo na nagpupush sa iyo. Thank God sa mga kasama mo na nagpupush sa iyo. Ngayong 2023, push pa mo. Huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Push pa mo. When no one is around, push yourself. Gabos man po kita nakamati, madisganar. Lahat tayo nakakaramdam, madiscourage. Sabi ng isang mama sa kanyang nanay, ayoko na mag-church. Hindi na ako mahal ng mga tao doon at di ko na rin sila mahal. Sabi ng nanay, kailangan mong pumunta ng church ngayon. Sabi ng anak, bigyan mo ako ng tatlong dahilan. Bakit kailangan ko mag-church? Sabi ng nanay, una, linggo ngayon, may gawain, pumunta ka ng church. Pangalawa, nanay mo ako, inuutusan kita, pumunta ka ng church. At pangatlong dahilan, ikaw yung pastor doon, pumunta ka sa church. Tulungan natin mga sarili natin. Ikaw man o ako, kahit pastor, ay hindi immune sa mga problema, hindi immune sa mga pagsubok, hindi immune sa mga trial sa buhay. Tulungan natin ang sarili natin. Danunan tayo sa dirita. Kung magparaluyaluya kita, pierde kita. We need to move on, move forward. We need to get up. Makulog sa ulo ang problema, I tell you. Mahaplas kakatin ko. But persevere to serve God. Ituloy mo lang, kapatid. An ugali ta pag wala nangyayari, diri na ma-pray, diri na ma-church, diri na ma-cell group, diri na ma-attend mentoring. Style mo yon, pagbalos-balos mo kan Lord. Akala mo kasi, walang nangyayari o pinabayaan ka na ng Panginoon. We may feel like giving up when our prayers are not answered quickly. We may think our pleas are ineffective, that God is not listening. However, we have no idea what God is doing in the background. No concept on how God's plan is unfolding for our benefit. Akala natin walang nangyayari. Akala natin hindi nakikinig ang Panginoon. Akala mo lang yun, kapatid. Kagaya ng Chinese bamboo tree, 5 taon, parang walang nangyayari. Hindi mo lang kasi alam at di mo nakikita kung anong nangyayari sa ilalim ng mga ugat. Unang pinalalalim ang ugat, ang pundasyon,
Dahil kapag ito ay magsimulang tumubo, walang makapipigil sa pag-usbong at sa mataas na pagtayog. Tiwala lang, kapatid. This is where trust comes in. This is where we exercise a simple faith that says, Lord, I do not know what's going on here, but I'm counting on you to come through for me. Panglima, it reminds us that we are in God's care. It reminds us that we are in God's care. Nagpapaalala sa atin na tayo nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. This psalm is full of darkness, but it has a happy beginning. Before the psalmist starts his long lament, he begins with the word, O Lord, the God who saves me. Behind every complaint, behind every question, every sad note of the psalm is the understanding that God is still in charge and that He saves. Siya pa din ang Diyos na nagliligtas. Ang Diyos ang bahala. We can have the same confidence. We can have the same trust. Ang ganda nung narinig ko mula sa isang Hindu leader na motivational speaker. Ang sabi niya, you don't laugh on the same joke again. So don't cry on the same problem again. Kung hindi ka na natatawa sa parehong joke na narinig mo na, huwag ka na rin lumuha sa parehong problema. God cares, my friend. God cares. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magpakumbaba ka lang. Aminin natin ating mga pagkukulang, mga pagkakamali. Aminin natin ating mga kahinaan. Idulog natin sa ating Panginoon ating mga kalungkutan. Magtiwala ka lang. He cares for us. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sige, palapakan po natin ng malakas ng ating Panginoon. Magsitayo po tayo, itas ang ating makamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ay sumating lahat, ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingata ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.